Hi everyone! Welcome back to my channel, Barra's Kitchen. Nandito naman po tayo para maghanda sa inyo ng ating sasarap ng mga lutuin. At ito nga po, today ay maghanda po ako sa inyo ng ating tinatawag na papaitan, beef papaitan. At ito po ang ating version, sishare ko sa inyo. At sana po, magustuhan niyo po ito at matuto po kayo ngayong araw na ito ng ating ito na po ang ating gagamitin ng ating papaitan. Pinagmix ko na po rito ang libro o beef tripe at nalinis ko na rin po yan. Naglamas na rin po tayo ng konting vinegar dyan dahil gagamit tayo ng vinegar. And then, inagyan natin ng salt. And then, minix natin yung itinig, garlic, onion, ginger. At ito po ang ating ginagamit na beef broth or roast beef. Yeah, atong ating gamitin. And we have also 2 teaspoons of salt, 2 teaspoons of ground black pepper, and 3 tablespoons of patis or fish sauce. At ito ang ating ginamit ng vinegar. Kahit ano pong vinegar pwede, you can use any kind of vinegar. And we have also olive oil. And also, ito ang ating gagamitin, beef bile or papait. Yan ang ating gagamitin. Meron din po tayong chili or sili. Ito po. Ito po ang version ko po. Para mas masarap ang asin niya, nilalagyan ko po ito ng sampalok mix. Mas masarap. Yan ang aking technique. Kasi pag purong suka, masyado maasin. Kaya yan ang ating gagamitin. Sachet na sampalok. Okay. Yan na po ang ating mga ingredients ng ating papaitan. So, mag-start na po tayo magluto. Ayan na po, mag-start na po tayo maglagay ng ating olive oil at tayo magsusote. Yan. Warm lang natin ng konti at magsusote po tayo ng ating onion at saka garlic oil. At unahin po natin isusute ang ating ginger para mas mabango. Unahin natin. Ayan, mas masarap maraming ginger sa papaitan para malasa. Ayan, isusute lang po natin ng mga huwag masyado namang sunog para hindi maglasang sunog. So, sute lang po natin ng mga 30 seconds. Ayan, isunod naman po natin ang ating onion. Yan po, nilalagyan ko na po ng extra ground black pepper yan para mapango. Ganun din ang ating salt. Nibuburan ko na ng konti yan. Sute lang po natin ang mga 1 minute ang ating onion para malungko po siyang higil ng konti. Ayan, isunod naman po natin ang ating garlic. At tutuin din po natin ito ng mga 30 seconds ang ating garlic. Hindi natin siya susunugin. Hindi para mas mabango at makakain natin ng masarap ang ating papait. Kasi pag nasunog ang bawang, hindi masarap. Anyway, gagamit po tayo ng water. Mamaya, pag naisutin na natin ang ating mga tripe, depende po sa inyo kung gaano karami ang ating isasabaw. Kung gusto nyo mas maraming sabaw, okay lang.
Pero sa akin, mga 7 cup okay na. Para mas maraming sabaw, masarap. Gusto ng mga iba, maraming sabaw. Pero yung iba, natamtaman lang ang sinasabaw, okay lang yun. So, depende po sa atin yan kung gano'ng karami ang sabaw na gusto natin. Muna. Nakakagutom na. Ayan. Mga 30 seconds din natin yung lutuin para hindi masunog. Ayan, pwede na po natin i-add ang ating mga libro at saka tripe. Ayan. Ito ang pinusuka ko yan. Kaya, isip siya. Kasama natin yung konti niyang suka. O, biligal. I-mix lang po natin para absorb ang mga ingredients natin. Mix natin. Saka natin i-add ang ating roast beef. Pag nakita na natin itong na nasauté na siya ng mga 10 minutes. Ayan. Siya ng mga 10 minutes at tatakpan natin siya. At mamaya, itatransfer natin ito sa ating mas malaking lutuan kasi lalagyan natin siya ng sabaw. So, tatakpan natin siya ng mga 10 minutes. Ayan, after 10 minutes, i-open na natin, i-check na natin kung ano na siya. At ito po, nag-boiled na po ako ng ating pangsabaw, butter. Para pag tin-transfer natin sa ating sabaw, ay nag-boil na po ang ating water. So, yan. Habang binuboil natin yan, ito na po. I-check na natin kung okay na siya. Yan. Upang nag-evaporate na yan ng kaunti ang kanyang soup. So, i-add na po natin ang ating roast beef. Add na po natin. Kunti pa siya. And then, mimix uli natin siya. Saka ulit tayo, magpapalambot po. Susuti pa natin ito ng mga 10 minutes uli, pero mag a-add na po tayo ng ating mga ingredients kagaya ng ating fish sauce at brown black pepper. I-add na po natin yan. Ganun din ang ating fish sauce. At mag-a-add na rin po tayo ng salt pero mga half lang po muna nito. The rest, pang taste natin. And then, imimix natin ulit. Habang binuboil natin ang ating water, ay 10 minutes ulit natin itong isusuti. Balikan na lang po natin. Okay, let's check na natin ito kung okay na. Wow! Ang bango! Ayan, malapit nang boil ang ating soup. Okay, mix ulit natin. Ayan. Sabaw na siya ng konti. Tama-tama yan, yung lasa niya lumabas na.
stir natin dito sa ating boiled water. Then iti-taste natin muna ng konti ang kanyang alat. Taste muna natin. Wala pa yung papait pero ang lasa na. Sarap. Ayan, tingnan natin, mukhang kumukulo na itong ating soup. Yan. Then itatransfer natin dito sa ating ginawang soup. At yan ang ating gagamitin soup. And then itatransfer natin ito. Wow! Looks good. Ayan na. Ngayon, tamang-tama, hindi na tayo naghintay na ito na ang ating soup. And then, mag-mix na po tayo rito ng ating pang-asim o sampalo. Mix na po natin yan. Ilalagay na po natin lahat yan. Kasi marami sabaw. Kasi yung gusto ng mga anak ko maraming sabaw. Kasi masarap yung papaita na may sabaw. Ayan. Instead na, kasi may suka na yung ating mga tribe kanina, kaya may kaunti siyang suka, pero ang pinang-asim natin talaga itong ating sachet na sampalo. Parang the best talaga ang lasa niya. And then ilalagay na rin po natin ang ating mga sili para maluto na siya at maglasa na ang anghang. Pakukuluin po natin yan at palalambutin pa natin ng mga 30 minutes more or 45 minutes kasi gusto natin yung malambot ang ating mga tripe para mas masarap. And then, maglalagay na rin po tayo ng ating bile o papait. Depende po sa inyo kung gaano kapait ang gusto ninyo. Sa akin, inuna ko muna 3 tablespoon muna. And then, saka na natin malalaman kung magdadagdag tayo ng pait mamaya. Pero maglalagay na po na tayo. Ayan. Lutuin natin yan ng 35 to 45 minutes. Okay. Balik lang po tayo. Ayan po, check na po natin kung okay na ang kanyang alat at saka lambot. Wow! Ang bango! Ayan. Ayan. Malambot na siguro. Tikman natin kung malambot na. Ayan. Patay na isang piraso para malaman natin kung malambot na. Tikman natin. Sarap. Malambot na. Okay na. Plating na po natin. Okay, ito na po ang ating finished product ng ating beef papaitan. Ayan na, sarap naman. Sana po nagustuhan niyo po to. Hope you like it, guys. Natuto po kayo ngayong araw na to. Na-share ko po sa inyo ang ating techniques or version ng ating pagluluto ng papaitan. And thank you for watching and enjoy cooking. And don't forget to like and subscribe if you haven't yet. And see you next time. Bye, Rice Kitchen. Bye-bye.